Pinagpalang araw po sa ating lahat. Ito po si Preng Aiko, ang inyong mandirigma sa kusina. Ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng rellenong pusit or stuffed squid. So tara po, samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng aking video. Huwag niyo po natin patagalin. Ngayon po, una po natin gagawin sa paggawa ng relleno. Ganito po ako gumawa ng relleno. Tinatanggal ko na po yung ano niya rito, plastic. Yung parang inakabot niya. Tsatsaka yung bibig niya rito. Yung beak. So, tinanggal ko na. At saka yung itim na ink niya, dinudukod ko na. So, ganito po ang paggawa ko ng rellenong puset. So ang una kong ginagawa po ay binabalatan ko po ito. Madali lang naman po pagtanggal ito. Ayan po, natanggalin lang po para pumuti. Pwede rin naman po hindi natanggal eh. Pero ako po tinatanggal ko po. Di mangyayari sa ating relleno na puset. Hello, kung gusto niyang tanggalin, ito lang, ito lang. So, hugas, yan na nga po. Kung nahugasan na po ito, pwede po hugasan natin uli. Tapos, ating marinate. Ating po, hinugasan po na siya. Hugas na siya. So, ilalagay ko na lang siya sa pan para ma-marinate. So ito na po yung binalatan natin na tinanggal ko na rin pong ulo at yung paligpit niya. So ang gagawin po natin yan ay ma-marinate po natin. So lalagyan po natin siya ng lemon, calamansi, pwede. Sa talagyan na rin po natin ito ng paminta. Ayan po. So, imamarinate lang po natin ito. Ang 3 hours. Ating gagawin mag-jars. Ibisa natin itong ating bawang. Yes.
rin po kayo gumamit ng mga giniling na manok or giniling na baka. Ayan na tambay. Lalagyan na rin po natin ng singkamas at ng carrots na shredded. Yan po ay expander. At itong mixed vegetable na merong green peas para naman sa decoration. At ngayon po ay lalagyan natin ng ating finish mix. Ang ating favorite na chicken powder. Lagyan na rin po natin ng hoisin sauce. Huwag masyadong maraming, tamang-tama na. So po, ito po yung manamis-namis. At saka hoisin, saka itong oyster sauce. Ayan po. Ayan po. Tapos, lagyan na po na lagyan natin ng paminta. Ito po ang ilalagay po natin na sa ating relleno ng pusit. Hindi po ba maganda? Ayan po, pag lumabas na po ang mantika ng ating giniling, so pwede na po siyang patayin at paramingin at ilalagyan na natin siya sa loob ng ating pusit. Ang tama po, apat na pusit lang po kasi meron ako. So, konti lang din po ang ginawa ko ng pwede rin naman po toothpick lang. Pero may ikli po kasi toothpick ko. Hindi talaga magsasara. So, tinahi ko na lang. So, ayan na po. So, mamaya, prepare naman natin. Ayan po, check natin ang ating mantika. Ayan po, kumukulo na po. So, ang gagawin po natin ngayon dito sa ating staff. Kasi, our squid staff. Ang nilalagay
wala, hindi pong diretso lang para lang madry ang ating niya. Kasi, huwag mo siya madry. Actually, ang pusit masyadong madulas ang balat niya, kaya minsan, hindi naman tumitikin. Mahirap siya kung panitikin. Kailangan na madry. Ating pagluluto ng ating rellenong pusit o tinatawag na stuffed squid. So maraming salamat po at sinamahan niyo po ako hanggang sa dulo ng aking video. So kung may mga comments lang po kayo, iwan lang po kayo sa baba, or kung meron po kayong ibang version, sabihin niyo lang po sa akin at gagawin po natin ito at isa-shoutout ko na rin po kayo. So, sa muli po, si Preng Aiko, ang inyong mandirigma sa kusina. Pinagpala po tayo lahat.